Nakakita ka na ba ng niyog na walang mata? O baon ng isang niyog na may iisang mata lamang? Alam mo ba na nagtataglay ito ng kapangyarihan at isang pangkalahatang gamit? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang bisa, gamit at galing ng bertud na makukuha sa baon ng niyog na walang mata. At kung papaano nga ba ito, mas mapapalakas pa. Ang niyog, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, ay isang puno na napakahalaga. Madalas nga rin itong tawaging puno ng buhay, sapagkat bawat bahagi nito mula sa ugat, katawan, bunga at dahon ay sadyang kapaki-pakinabang. Ang ugat nito bilang halamang gamot. Ang katawan naman nito bilang gamit sa paggawa ng mga bahay at kagamitan ng tao. Ang dahon na maliban sa bigay nitong lilim ay maaari ring kainin at gamiting kasangkapan sa paggawa ng bubong ng bahay. At ang huli ay ang bunga nito na masarap kainin at sangkap sa mga lutuin. Subalit alam mo ba na ang bunga pala ng niyog ay isang mabisa at pangkalahatang agimat na walang sinuman ang makasusupil kung ito iyong taglay. Lalo na nga ang bunga nito na nagtataglay ng bao na walang mata. Maaari din naman ang may isang mata o dalawang mata, subalit ang tatlo ay pangkaraniwan na lamang. Ang bao rin na walang mata ay pinaniniwala ang labis na mabisa, sapagkat ayon sa paniniwalang Hinduismo, ito ay labis na kinasiyan ng kanilang Panginoong si Shiva. At dahil bibihira ka lamang makatagpo o makakita ng niyog na ganito, kung sakaling magkaroon ka nito, ay ito iyong gamitin ng tama. Ano nga ba ang bisa at gamit nito? Ang bao ng niyog na may isang mata, dalawang mata o walang mata ay isang mainam na proteksyon laban sa mga masamang elemento. Kulam, barang at isa ring tagaliwas na upang hindi katabla ng bala o hindi puputok ang baril kung itutuon ito sa taong nagtatanga ng bertud. Maaari rin itong gamiting pampaswerte sa negosyo, depende sa nasa loob ng baong ito. Ang magkatakip na bao ng niyog na walang mata ay pinapalakas rin sa pamamagitan ng paglalaman dito ng apat na makapangyarihang elemento: ang lupa, tubig, hangin at ang apoy. Ang mutya ng tubig na kadalasang ginagamit na proteksyon, ito ay makukuha sa mga anyong tubig na sadyang nagkukulay berde kung masisilayan ng sinag ng araw. Maaari rin naman ang mutya ng suso, palos at pulang kurales bilang alternatibo. Pangalawa ay ang mutya ng lupa na umaahon lamang tuwing ikasampung siglo at muling umiilalim sa lupa kapag nasinaga na ng liwanag ng buwan. Pangatlo ay ang mutya ng hangin o ipo-ipo na makukuha naman sa buwawi o sa ipo-ipo. Subalit nararapat na alam ninyo ang ngalan nito sa Latin at Hebreo bago ito mapagana. Pang-apat ay ang mutya ng apoy o pangil ng kidlat. Ang mutya ng apoy naman na karaniwang kasama ng mutya ng tubig upang bumalanse sa kalikasan, o ang pangil ng kidlat na makukuha sa tinamaan nito gamit ang bagong hasang itak na pinahiran ng suka. At ang panghuli ay ang mga orasyon na maaaring ilaman kasama dito. O hindi kaya naman ay ang nakalimbag na ngalan ng Infinito Diyos na tanging siya lamang ang nagbigay. Minsan naman ay naglalaman din ito ng mga pampaswerteng bagay at mutya upang mainam na magamit sa negosyo at kabuhayan. Labis na mabisa ang baong ito, na kahit nga ang laman ng bunga nito ng bao na walang mata ay maaaring gawin lana o langis na mainam din sa kagamutan. Madalas na ginagamit ang bertud na ito ng mga kapatid nating antingero, at marami na rin ang nagkaka-interest dito, at minsan pa nga ay ginagawa na nga itong negosyo.
Subalit laging tatandaan na ang bisa at galing nito ay laging nakadepende pa rin sa paniniwala at pananampalataya ng taong nagtatanga nito. Ang mga may hawak nito ay nararapat na may matibay at buong tiwala sa proteksyong hatid nito. At higit sa lahat ay nagtataglay ng malinis na hangarin at kalooban. Nais mo rin ba ng bertud na ito? Mayroon ka bang gamit o agimat? Nais mo rin bang magkaroon nito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang tamang mga pamamaraan kung papaano nga ba pumili ng tamang gamit o agimat o anting-anting para sa iyo. Marami pa rin sa atin ngayon ang naniniwala sa mga agimat at anting-anting. Isang gamit o proteksyon o isang bagay na pinaniniwalaan nating maglalayo sa atin sa oras ng kapahamakan, kapangyarihan na maaring nagmumula sa mabuti o maaring sa masama. Subalit gaano man kalakas ang bisa ng inyong gamit o agimat, kung ito naman ay ginagamit mo sa masama, ang kapangyarihan nito ay tiyak ding mawawala. Kaya sa videong ito ay bibigyan ko kayo ng mga hakbang o pamamaraan kung papaano nga ba pumili ng tamang agimat para sa iyo. Una, pampaswerte. Ito ay karaniwang hanap ng ilang mga negosyante at ng mga namumuhunan upang mas maging malakas ang pasok ng swerte sa kanila. Kaya kung nais mo ng dagdag na panghalina o pampabuena sa iyong negosyo, ang mga gamit gaya ng mga mutya ng langka, mutya ng kalamansi o bulaklak ng tanglad ang mga ilan sa mabisang mutya na para sa iyo. Ang peso sagrado rin ay isang gamit o agimat na mainam din sa pagninegosyo. Subalit upang ang swerteng daladala nito ay gumana ng husto, siguraduhin lamang na wala kayong hawak na mga agimat o gamit na kumukontra sa bisa nito, gaya ng mga agimat na mayroong kapangyarihan ng kabal o tagaliwas. Pangalawa, protection. Isa ka bang politiko, pulis o sundalo? Malamang ang nais mo ay mga anting-anting at gamit para dito. Proteksyon para sa iyong sarili at kaligtasan sa mga masamang tao sa iyong paligid. Kaya kung nagnanais ka ng mga agimat para sa proteksyon mo, ang mga agimat na may kapangyarihan ng kabal, tagaliwas o tagalihis ang para sa iyo. Pangatlo, pangontra. Ito ay isa ring aspeto na dapat ikinukonsidera sa pagpili ng gamit. Ang mga agimat o anting-anting na maaring nagtataglay ng pangontra o pang-iwas hindi lamang sa mga masamang elemento o espiritu, kundi maging sa mga balis, bati at lalang ng kapwa-tao. Pang-apat, panggagamot. Ang panggagamot na tinutukoy natin dito ay gaya ng faith healer o mga albularyo. Maging sila man ay maaaring magtangan ng mga gamit o agimat na magagamit nila upang hindi sila mabalikan ng mga masamang elemento ng kanilang mga ginagamot. Ang mga agimat na mayroong malakas na poder ang mainam sa kanila. Panglima, pamana. Ang agimat ay sadyang mabisa, lalo na nga kung ito ay nagpasalin-salin sa ilang henerasyon. Subalit kung ito naman ay pamana, ay wala ka namang choice. Hindi mo maaaring piliin ang bisa o gamit ng anting-anting na maaaring ipasa sa iyo. Subalit mapipili mo naman kung papaano mo ito gagamitin, kung para ba sa mabuti o para sa masama. Tandaan na ang mga gamit o anting-anting ay pawang gabay at tulong lamang para sa ating mga tao o sa mga may tanga nito. Subalit huwag kalimutan na ang pananalig pa rin sa poong lumikha ang pinakamabisa at malakas na proteksyon, agimat at pangontra. Ikaw, ano ang nais mong agimat? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto.
mapuno ng bagong kaalaman dito na sa Benz.